Habang pinagpapasensya mo, habang inuunawa mo siya, hindi mo siya nababago. Ikaw ang nababago. Pag pinatawad mo siya, hindi siya ang nababago. Ikaw ang nababago. Ganun. Hindi na akala natin. Kaya ang sarap ng cell group eh. Ang sarap ng church. Kasi ako, yung problema niya, nagiging blessing sa akin eh. Kahit manigal sa mundo niya, bakit, kaya katawin niya, bakit may tao ng gano'n sa church? Hindi mo alam, may purpose kayo pa ang Diyos kung sa tao niya para sa'yo. Eh kung lahat ang tao rito mabait, hindi ko maralatan, hindi ko may exercise yung patience, hindi ko na may exercise yung love. Kasi yung love, ang mamahalin mo dapat, hindi yung kamahal-mahal. Ang totoong pagmamahal, pagmamahal ng Diyos, ang minahal niya, hindi dapat ibigin. Nakamahal mo natin. Yung pasensya, hindi mo iibigay. Tapos mabay ka tao, kasundo mo, hindi niya kailangan ng pasensya mo. Hindi mo na may exercise yung pasensya at pag-unawa mo sa kanya. Kasi wala ko uunawain sa kanya. Yung pag-unawa natin, ibibigat sa mga tao, hindi kauna-unawa. At tayo yung lumabag mo. Tayo yung lumabag. Kaya ano man yung sitwasyon na yun, still they are blessing our life. And last na po, alam kong gutom na kayo. The last one is the partnership of discipleship. Kasi na yung partnership, hindi ka pwedeng solo. Let us read from our text, Philippians chapter 2, verse 12 to 13. Work out your salvation with fear and tremble, for it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. Work out, ang alam, yung salvation natin. Salvation po natin ay hindi lamang one time. Ano yung one time? Tinanggap po si Kristo na, yes, you are saved from the punishment of sin. Pero meron ang aspeto ng salvation ay mayroon tatlong kapanumunan. The past, the present, and the future. Ano yung sabihin? Kung tinanggap mo si Kristo noon at may nabago sa'yo, ano yung nabago? Naligtas ka. At kung si Kristo ngayon, hanggang ngayon nasa iyo pa rin, may nababago pa rin. Ano yun? Nababago yung pananaw mo sa buwan, nababago ka, nababago yung lahat ng bagay sa iyo. At panguli, yung present ng present tense sa salvation natin, mababago yung ating kalagayan, yung ating pinalalagyan. Ano yung sabihin mo? Wala ka na rito sa mundo na ito na dahilan ng iyong pagkakasala. Wala ka na sa katawan na ito na nagiging dahilan ng iyong pagkakasala. Aalisin ka ng Diyos sa lugar na nagkakasala ka. Amen. Paano ka? Sige nga. Paano ka magkakasala kung ang lugar na kinalalagyan mo wala nang nag-i-influence ng pansan? Hindi na. Paano ka magkakasala kung sa puso mo, kung yung katawan na ito wala na kasi pinalitan na ng Diyos ng glorified body? Naunawaan. Kaya kung may kasalanan tayo rito ngayon, don't blame it to yourself. Minsan ganun tayo. Kailangan mo makita that we are still living in a sinful world. We are still living in a sinful body. It affects us to sin. Yung perfectness, hindi natin makukuha rin yan. Makukuha mo yung whole, yung buong holiness natin when there is no one affecting you to sin. External. When there is no more sin that affects your heart, hindi ka na mag-aasal. Pero hanggat nandun tayo, admit. Kasi tinanggap ng Diyos. Ngayon, ito isang malaking katotohanan niyan. Tanggap sa Diyos na nagkakasala ka. Pero, hindi katanggap-tanggap sa Diyos kung namumuhay ka sa kasalanan. Magkaiba yun. Pwede magkamali ka. Pwede kang magkasala. Kasi may kahinaan tayo. Mahina ang sistema ng mundo. Mahina ang support system natin. Mahina tayo. Admit that. But the grace of God is that He will always forgive our sin when we confess our sin. Amen. Kaya kung nagkamali ako, tanggapin niyo, nagkamali po ako. Purihin ng Diyos. Pag nagkamali kayo, tanggapin po, nagkamali kayo. Purihin ng Diyos. We have the same problem. Pero darating ang Panginoon, hindi na tayo magkakasala kasi we are already in a perfect place in the kingdom of God when sin exists no more and our sinful flesh is changed into a perfect body, a glorified body. Work out, for it is God's will. Tingnan niyo kapatid.
who gave you the desire to read the Bible, who gave you the desire to pray, who gave you the desire to go to the church and to give good. Hindi ba ang Diyos? Kasi God would like to work in your life, but we need to cooperate with God para sa ganun, matupad kung ano ang gusto niya sa buhay mo. For example, magkasama kayo. Yung asawa mo gusto magkaanak. Ikaw ayaw mo. Paano kayo magkakaanak? Hindi pwede. Kailangan may cooperation. You want to change? Be cooperative with God. And you will be changed. Kailangan natin ng partnership, katulong natin ng Diyos. Ito yung maganda. Naligtas ka, imagine niyo. During that time, if you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, ligtas ka na, tapos pinabayaan ka na ng Diyos magbago. Can you really be changed? Hindi. Simula nung ikaw pinanganak na muli, na born again ka dahil tinanggap mo si Kristo sa buhay mo. Sige nga, yung bata na ito, si Hannah, matapos ilabas ng nanay niya, umalis na yung nanay niya, pinabayaan yung bata. Ano mangyayari sa bata? Kawawang bata. Hindi. Nakita niyo mga bata sa Africa. Walang magpapakain sa bata eh. Mamamasaya. If you are born again, if you were born again in the Spirit, paano ka na-sustain? Paano ka na-sustain? God provided something for you so that you can live your life until now, your Christian life. Hindi ka naman, hindi mo kaya mamuhay mag-isa kung wala ang Diyos na kumikilos at nag-aaruga sa iyo bilang Ama. You are the children. Kaya nga, ang tanong, are you willing to be cooperative with God? Enabled for you to grow. Salvation involves my past, my present, and my future. From the moment that I accepted Jesus Christ as my Savior, something changed. Totoo naman. Today, something is changing. Meron ka na mabago? Meron pa. Ano yung sabihin naman? God is working in your life. Praise the Lord. Tomorrow, something will be changed. May magbabago pa rin sa iyo. Hindi tumitigil ang pagbabago dahil tumikilos ang Diyos sa buhay natin. God is in the life change business and I can be involved in it. Binago ko ng, tingnan mo, binago ko pa rin ng Diyos ng labag sa kalooban mo. Parang imposible. Lahat tayo nabago kasi nagsabit tayo sa gusto ng Diyos. Naunawaan, hindi nababago ang isang tao sumusunod na nababago sa Diyos. Kasi kung labag sa kalooban mo, hindi ka susunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, ang ganda ng ating, ibig sabihin, kung partnership siya, there is a relationship between you and your God and your Savior. Hindi lang siya Diyos na malayo, kundi mayroong relasyon. Ano yung relasyon? The goal is to change your life, to be conformed in the image of Christ. Hindi ikaw lamang ang nagbabago sa sarili mo, kundi kumikilos ang Diyos sa buhay mo. So how do we see people in the church who will be changed? Kung dati ang pinupost mo, mga ganito, ganyan, ngayon, nagpupost ka ng Word of God, God is working in you. And you're cooperating with the Spirit of God that is working in you. Naunawaan natin? Kaya nga nakaka-bless yung mga ganang tao. God has a plan and a purpose for you in mind. He has a destination that He wants to take you to. He wants to change you into the image of His Son, Jesus Christ. Hindi ba nakakatuwa? Nang isang magulang, makita niya anak nagbabago dahil kay Kristo. Hindi ba nakakatuwa ng isang asawa, makita niya ang kanyang pamilya nababago dahil kay Kristo. Di ba nakakatuwa para sa isang anak, makita niya yung magulang nagbabago dahil kay Kristo. You can sit back and do nothing, but you can work together with Him in the process of becoming more godly, of becoming more like Christ. Don't aim to change. Ito paalala ko. Don't aim to teach. First, aim to be changed. Yan muna. Totoo lang, maraming mag-discipleship. Ang aim nila, magturo. Hindi pa lang nabago. Kahit sa discipleship ng mga pastor, ito problema namin.
They want to teach. They don't want to change more. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ng isang pastor. Maraming pastor, akala nila tapos na si Kristo. Hindi. Ang totoo, kahit matagal ka ng Kristiyano, kahit pastor ka pa, kahit bishop ka pa, still, God is in the life-changing work sa buhay ng isang tao. Kaya ang ganda. Ang ganda. Kailan hindi na babago ang church? Pag ang pastor hindi nagbago, hindi magbabago ang member. Hindi ko po. Consensus, yan ay consensus ng mga pastor. Pag ang pastor tumigil mabago, titigil mabago ang member. Kasi hindi yung pwede nagpasal yung pastor mo. Kaya pag makita niya, pastor niya nagbabago, nag-grow sa Panginoon, mababago ang member. Last, I would like to share one illustration before we end. Paano nga ba natin ipapakita yung ating po? How do we respond into the purpose of God sa buhay natin? Try to imagine that you have a house. At sa tabi ng bahay niyo, meron isang ilog na malakas ang aros. At yung ilog na ito papunta sa isang dagat. Isa lang ang destinasyon niya. Dagat lang. At sa iyong bahay, nakatabi ng ilog, meron isang maliit na bangka. Ang tanong, paano ka makakapunta ng mabilis doon sa destinasyon ng ilog na ito, which is the sea? You have three options. Number one, sumakay ka sa bangka. Kapag ka ikaw ay nasa gitna ng ilog na ito, meron kang tatlong pwedeng gawin para marating mo yung purpose na yun o yung goal na yun. Una, pwede kang sumunwan laban sa aros. At pag sumasagawa ka laban sa aros, you will never reach the ocean, which is the goal, destination and goal of the river. Pangalawa, pwede kang sumakay at sumabay ka lang sa aros. Marirating mo yung destination na yun. Pangatlo, third option is, pagsakay mo, may sagwan ka, sabay mo yung aros. Sumagwan ka rin. Alin sa tatlo, ang mabilis mong mararating ang destination ng ilog na yun. The third one. Sa buhay ng isang Kristiyano o ng isang disipulo, we have three options. You can be in the church. You can say that you're saved. But still, sumasagwan ka pa rin laban sa alos o sa direksyon o sa pupuntahan ng church na ito. Or, pwedeng nandito ka, nakasakay ka lang, sumasabay ka lang sa alos. Pag may discipleship, pag may church,